Yun, migamig alam, shoutout mga idol. Isang mainit at napagandang hapon sa inyong lahat mga idol. Saan mong panig ng mundo kayo, sa lahat ng sumuporta kay Tatang Pipi, Miguel, love, shoutout sa inyo. I love you all. So, yung content natin this afternoon, so, magbigay lang ako ng komento dito sa nangyaring pagpang-abot itong si Pungdi Vlogger mga idol at saka si Makahive Vlad mga idol. So, dito magbigay tayo ng komento dito sa nilabas na video ni Kabakal mga idol. Kung gusto nyo mapanood ang video na to, so bisitahin nyo ang YouTube channel ni Pagkabakal mga idol. Mag-ano tayo dito mga idol, mag-comment ba tama ba o hindi ang ginawa dito ng mga idol, lalo na sa mga nagsapasimuno sa ganitong activity mga idol, tama ba ang ginawa nila o mali? So comment lang kayo below mga idol para pag-usapan pa natin yan sa susunod na mga video at sasagutin natin kung ano yung mga tanong nyo. So ang tanong ko, tama ba ang ginawa sa mga nag-officeit sa mga ganitong mga activity mga idol? Hindi man lang nila tinignan ang kaligtasan o safety ng isang vlogger mga idol na pwedeng maaksidente dito sa ginawa mga idol, ditong pagsambuno ng dawla. So panoorin natin mga idol, so pakita ko lang sa inyo mga idol itong kunting clip, mga video mga idol ito. Ito mga idol, ito yung lugar ng URCC mga idol doon sa Paranaque. Ito yung sa may parking area mga idol. So nakita natin nagpang-abot na si Pungdi at saka si ano mga idol, si Pungdi at saka si Makahive Vlad. So dito mga idol, makita mo talaga yung lugar na sa parking, siminto yung area na yan mga idol. Tapos may mga pader, may mga sasakyan. Pwede silang mabagok pag matumba sila, kagaya ganyan natumba mga idol. Delikado mabagok yung ulo, talagang napakadelikado talaga. Pwedeng maaksidente, pwede kang mamatay. Yun mga idol, talagang nakakatakot. So yung mga ano mga idol, pinapanood lang sila. So parang ginagawa sila na parang hayop na nagsabunot yung mga idol. So talagang hinahayaan nila ang ganitong mga idol, yung hinahayaan nila ang ganitong pangyayari. Pwedeng mamatay. Nawawa yung pamilya mga idol kasi sigurado ako na kung ano ang nangyari dito, kung ano mangyayari sa dalawang ito mga idol, kung may ma-accident o mamatay sa kanila mga idol, sigurado ako hindi talaga sasagutin ng URCC yan. So kawawa yung pamilya, kawawa yung mga naiwan mga idol kung sakaling magdisgrasya man sila din sa ginawa nilang ano idol, pang-abot ni Makahive Vlad, at sa si Pungdi mga idol. So talagang delikado. So kung sino man ang namumuno, ang nag-facilitate nito mga idol, sana maisip mo man lang yung kaligtasan ng bawat fighter. So sigurado ikaw kikita ka, so magkakaroon ka ng mga views dito dahil sa ginawa dito na ng dalawang fighter na ipapakita lang nila yung ano, pero dapat hindi ganito. So kung gusto mong magpangabot, ilagay mo sila sa tamang lugar, safety sila, walang mangyayari kung sakasakali. Hindi kagaya ganito na nasa parking area, na siminto yung lugar. Kagaya kanina nakita mo, inuntog yung ulo ni Pungdi. Hindi naman tayo magano, pero inuntog, nakita natin sa video, inuntog yung ulo. Papaano kung magkakaroon ng crack ang ulo mga idol? So talagang ano, talagang mahirap. So sana maisip mo man lang, huwag mo gawing hayop yung mga vlogger na gusto nga magpakilala, gusto mong sumikat, parang pinagsamantala mo yung ano, yung katayuan mo ngayon na kung nandiyan ka, ikaw yung nagpasalitit. So wag naman ganon yung mga ganong bagay. So dapat tulungan mo sila sa hindi ganitong paraan na kailangan pa pwedeng maaksidente nga, sabi ko, ilagay mo sila sa tamang lugar. So ito, ano lang mga idol, ako talagang nakita ko ang video na ito mga idol kay Kabakal, talagang naawa ako sa bawat fighter na gusto nilang sumikat, gusto nilang makilala yan mga idol, gustong kumita, gagawin lahat. Hindi nila naisip na pwede silang ma-accidente anytime. Papaano ang pamilya, papaano yung mga naiwan kung may madisgrasya sa kanila? Sigurado ako hindi sasagutin ng URCC yan. Kasi wala pa naman eh, nasa labas sila, nasa ano pa sila, wala pa sila sa laro. So yun yung ano, yun yung sana maisip. Dapat yung mga ibang mga malaking vlogger na nandyan dyan, kung sino ka man, sana wag mong isipin yung views mo, wag mong isipin yung kikita ka lang. Sana isipin mo rin yung kaligtasan ng mga ano, ng mga vlogger na nandyan, lalong lalo na doon sa nagpang-abot ng mga vlogger. So kung magaling kang magsulsun, magaling kang magano, wag naman ganun. So kawawa, huwag mong gawing ano, parang hayop talaga na ano, talagang
talaga sa akin hindi pwede. Kaya yung mga nakapanood nito, so comment below kayo. So suggest kayo kung ano, kung tama ba. Tama ba yung ginawa dito mga idol para sa hype lang? Di bali nang ma-accidente ka basta mapahype mo lang sila. So hindi naman natin ilagay natin kung may pagkukulang man yung ano dito, yung mga fighter, kasi gusto lang nang sumikat, pero dapat yung nagpasimuno nito. Kung sino ka man na nagpasimuno nito, dapat maisip mo man lang kaligtasan ng mga fighter. So, hanggang dito na lang yung vlog natin mga idol. So magandang gabi lahat. So si Tatang 50 out mga idol. So hanggang sa muli, Tatang 50 vlog. Sana all may jowa.